Matapos ito. Sunod. Isang masayang araw po. Update po tayo sa lagay ng farm. Matapos po ang ilang araw na sunod-sunod ang ulan. Mahigit sa linggo pong naulan dito. Nagsyam-syam, sabi nga po ng mga nakatatanda. So yung kambing po, inilalabas namin. Iiwanan lang po bukas na ganyan ang gate. Lalabas po sila. At pag umulan naman po, ay napasok ka agad. Pag palakpak po ng tao sa labas, papasok din kagad sila. Yan po, may ilan na narito pa sa ating looban. Pero marami na po yung lumabas. Yung mga tupa, madalang pong lumabas. Pero kuminsan po ay nasama. Dito po muna tayo sa mga alaga nating rabbit. Ayan po, dahil nakapag-deliver na tayo, maluwag na naman ang mga kulungan. At ito pong nandito sa dulo ay ating pinaghiwa-hiwalay na. Baka po mag-away-away na at malapit na pong mag-tatlong buwan. Ito naman po ang mga na-acquire nating breeders. Dalawa pong lalaki at dalawang babae ang mga ito. Galing po ng Candelaria sa Quezon. Yan po, dahil hindi pa rin po talaga titigil ang ulan, pahinto-hinto lang po ang ating mga cover ng rabbit hatches ay nakababa pa rin. Para po may proteksyon ang ating mga alaga kung aanggi ang ulan. So yan po, si Janelle ay nagpatubig sa ating mga alaga kasama po itong mga rabbit. Yan pong mga nakasabit na timbang yan, ang lagayan ng tubig at naka-hose po papunta sa kanilang mga cages. Para po hindi na lagi ang ating pag-check ng inumin. Yan po, bago natin pasyalan ng mga alagang iba, ay palit po muna ako ng footwear. So, yan po, ang iba nating kambing ay nandito pa rin sa loob ng farm at dito nangangain. Ito pong area 2 natin ng first breeding pen, dahil po nagpuputik na ng gusto, ay pinabuksan ko na. At yan, kahit na hindi pa po natin nagagawa ang mga biik, nasama po sila sa kanilang mga inahin, nagala na po dito sa area 2. Hindi pa po namin nalilinisan ng todo. Yan po yung mga yerong binaklas sa lumang bakod. Dahil po maraming gawain, hindi pa na itatabi yan. Pero lilinisan po namin ito. At ang damo naman ay bahala na ang ating mga alaga. So, pinakakain po namin sila dito pa rin sa ating dating area. At natawid naman po sila pag oras na ng pagpapakain. Hindi po masyadong maraming damo ang binibigay namin ngayon. Total, dito po sa areang ito ay madamong madamo. Kaya po marami silang napipiling makakain naman dyan. Kaya ito po ang area ng ating breeding pen. Yan, halos bakante po. Marami ang tumatawid doon. Ang tinatambayan na lang po nila dito ay itong may unahan. Dahil nga po dito pa rin tayo nagpapakain, may ilan po na patuloy ang pagbabad dito. Yan po ang pinakahuling umanak sa ating kambing. Iisa po ang anak niya, lalaki.
So ayan, may ilan lang pong alaga tayo na naiiwan dito. Karamihan po ay nakatawid dun sa isang area kasi po grabe na ang putik dito kahit nandun man din po sa may silong ng akasya ay medyo basang-basa na. Pero yun naman pong area ng ating silungan ay maayos. May isa pa po sila silungan doon sa kabila, kaya mas nakakapagkubli po sila nung malakas ang ulan na may kasama pang hangin. Sa ngayon po, kaninang umaga ay may ulambon, pero ngayon po, ayan, nagtigil na. Ayan, may mga alaga po lang tayo na mas gustong nakababad sa putik. Kaya lang po, ayoko na silang masyadong maglagi sa putikan, kaya pinabuksan ko na yon. Pag gumanda-ganda po ang panahon, full lipat na sila doon. Doon na rin natin pakakainin. Kailangan ko lang pong munang matrap ang ating mga biik dito sa ating pangulong para po hindi kami mahirapan sa paghuli naman sa kanila. Nakatago po doon sa sukalan si Kalinga, kaya hindi ko na maipakikita na malaki na po ang tiyan niya at laglag na. Kaya po talaga late August or September ay mag-uumpisa na po uli ang ating mga nganak na inahin dyan po sa ating breeding pen. Dito naman po ay ang ating mga palakihin. Mas na iayos na po namin ang kanilang tulugan na tambakan na po ang mas maluwag na area. Yun po sa may likod nila, ang ating mga tupa. Ito pong August or September, nakausap ko na po yung pinsan ko, manghihiram po ako ng barako sa kanya. Excuse me po. So ito po yung ating 51. Naghihintay na uli po ng pakain. Mag-aalas 10 na po ng umaga. Kaya po yan, nakaipon na po dito sa may unahan. Dito naman po sa kabila ay ang ating 27. Po, medyo nakaabang-abang na rin. At dito po ang ating second breeding pen. Silong ang ating mga dumalaga. May ilan pong nandito sa may unahan ng bakod. At ito pong August ay inaasahan ko na marami po yung magsusunod-sunod na anak sa ating mga alaga dito. Yan po, pumapal talaga ang damo dahil po tuloy-tuloy ang pag-ulan. Basang-basa po ang lupa. Ito pong ating second breeding pen, hindi masyadong nagpuputik. Gawa po siguro ng mas maganda ang slope ng area dito. Ito po si Mama Puti. Nalabas na rin siya. Pinawalan na po namin nung medyo tumila ang ulan nung Linggo. Pero pagkatapos po ay biglang bumuhos na naman ng husto. Pero hindi na po namin kinulong. Total yung kanyang mga biik ay bilog na rin po. Palit lang po ako ng footwear at pasok tayo sa ating breeding pen.
So yan po, dahil kanina po ay mainit na mainit ang sikat ng araw. Kaya po naglabasang ganyan ang ating mga alaga, kasama po ang mga biik. Dati po ay talagang nagkukumpulan lang sila dyan sa ilalim ng ating silungan. So yan po ang ating mga biik at inahim. Yan po si Batik. Ito po si Tanso. Yan po ang kanilang magkakahalong mga biik. Punta po tayo dun sa silungan. Tignan po natin kung maipakita ko sa inyo yung mga biik ni Puti kasama po yung kanyang mga ampon. Ito po si Pula. Malapit na pong umanak ito. Binibidihan na po. Hindi ko po makita sa mga ito yung mga biik na alaga ni Puti. Ito po yung kanyang pinagkulungan. Dati po ay halos hindi sila nalayo sa areang ito. Bali ang naging ito po ang partial. Yung po yung dalawang tumakbong yon, yung isa po yung anak niya at yung isa ay ampon niya. Yung dalawa pa pong ampon ang hindi ko makita. So, balikan ko lang po itong mga biik natin dito. So, yan po. Magkakaroon na po ng mga kasunod ang mga ito. At within the week po siguro ay anak na yan si Pula. Yan po. Maliksing-maliksi naman sila. Nagtatakbuhan po. Pareho pong inahin ng dalawang ito. Te, how you po, te? Ayan, malapad pa rin naman po ang likod ni Puti. Kahit na lima po yung kanyang pinadedede at bilog na bilog na po yung kanyang mga alagang biik, kaya po pinawalan na namin siya. Kaya na pong makipag-compete dito sa iba nilang mga kasamahan. Ayan po, bising-bising nangangain si Puti. Ha, te? Iwan na kita, no? Ayan po ang ating update sa lagay ng ating mga alaga. Matapos po ang siyam na araw na sunod-sunod na malalakas po halos ang ulan. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.